8 best movies or shows na kalbo yung bida. The Pacifier. Unang-una syempre isa sa mga pinakasikat na kalbong artista sa Hollywood. Family. Tungkol ito sa isang sundalong na-assign sa misyon kung saan kailangan niyang bantayan ng isang scientist. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, inatake sila at binawian ng buhay yung pinoprotektahan niya. Nakasurvive naman dito si Vin Diesel, kaya naman dito na siya inassign sa isang misyon para protektahan yung pamilya ng scientist at para may hanapin. Pero bukod sa mga kriminal na parating, meron pa siyang mas mahirap na mga pagdadaanan. Ito ay ang pagpoprotekta at pakikisama doon sa mga anak, lalo na yung mga batang nakatira doon sa bahay na yun. Bibihira nyo lang makita si Vin Diesel sa isang comedy maliban doon sa Guardians of the Galaxy, so subukan nyo na to. Next, The Sopranos. One of the best series ever, lalo na kung mahilig kayo sa mga crime thriller suspense series. Medyo naduduga ako dito kasi hindi naman siya fully kalbo, pero pwede na rin. Kulito kay Tony Soprano na magiging leader ng isang grupo na parte ng mafia. Ipapakita dito ang mga krimeng gagawin niya at ang mga masasamang bagay na nakapaligid sa kanya. At ginagawa niya tong lahat habang inaayos niya yung pakiramdam niya sa isang therapist. At syempre, para maayos ang samahan nila ng pamilya nila, pati na rin ang mga kagrupo at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Just when I thought I was out, they pull me back in! Ito panigurado, hindi nyo in-expect. Despicable Me. Animated film muna tayo para iba-iba. Nung nag-iisip ako ng mga movies na ganito, dito ko lang na-realize na, oo nga no, kalbo pala si Gru. Tungkol ito sa isang super villain na si Gru na nagplanong nakawin ang buwan. Sa ilang... Gagawin niya to sa tulong ng mga minions niyang makukulit, matatalino, at magagaling gumawa ng mga weapon. Pero para magawa yung mission niya, kakailanganin niya yung mga ayaw niya, mga bata. Kaya naman, dito siya mag-aampon ng tatlong batang babae na babago sa buhay at misyon niya. Maraming nagko-compare dito sa movie na to sa Megamind, pero syempre, Megamind bro! Next, Surrogates. Bruce Willis syempre, hindi yan mawawala dito. Ay tanong mangyari, one of the goats. Yippee-ki-yay! Tungkol ito sa isang future kung saan yung mga tao, meron na silang mga surrogates or mga androids. Kamukha din nila yung mga to, pero mas malakas na version nila at ito yung ginagamit nila para makagalaw sa mundo. Pero nang may magsimulang bumawi ng buhay sa mga surrogates at mga tao, dito na nga a-action ng isang pulis para hulihin ang mga gumawa nito. Dito siya mapapasok sa isang conspiracy na makakaapekto sa sariling buhay niya. Isa ito sa mga rare na movie na panood ko na merong buhok si Bruce Willis. Next series ulit, Breaking Bad. Nigurado, kahit hindi nyo pa napapanood to, nakita nyo na to sa sobrang dami ng memes na nanggaling dito. Di ba binanggit ko kanina yung series na to? Etong series na Breaking Bad, hindi siya mabubuo without The Sopranos. And goated series din to. Tungkol ito sa isang chemistry teacher na si Walter White na bigla na lang nagka-cancer. Dahil sa kakulangan ng pera para sa gamot at sa mga may iiwang pera sa pamilya niya kung sakaling mawala siya, dito na nga siya mapapasok sa mundo ng krimen. Sa loob ng ilang taon, gagawa siya ng isang gamot na sobrang ganda at grabe ang epekto na magpapasikat at magpapayaman sa kanya. Dito siya makikilala ng mga lutang-lutang at makikilala din siya ng mga pulis na gugustuhing hulihin siya. Maliban pa to sa mga taong makakatrabaho niya. I am the one who knocks! Fast and the Furious, syempre hindi mawawala yan, Vin Diesel ulit oh. Hindi ko nakukwento to kasi panigurado by now, alam nyo na yung kwento nito eh. Tungkol ito sa mga tao na kikipagkarera na naging somehow secret agent and naging superhero na din. Ito yung movie series na patagal ng patagal, padami ng padami yung mga kalbo sa movies nila. Yung mga magagandang movie sa series na to para sa akin, yung mga time na nandyan pa si Paul Walker and the rest, yung mga lately, Family. Siyempre, kung usapang kalbo, hindi mawawala si One Punch Man. Hindi na ako masyadong mahilig manood ng mga anime, pero ito yung anime na huli kong napanood na nagustuhan ko talaga. Tungkol ito sa isang lalaking si Saitama na nagpalakas ng sobra-sobra para maging superhero. Pero meron itong naging kapalit dahil sa paglakas niya, nawala naman siya ng buhok. Pero sa paglakas niya at sa pagkawala ng buhok niya, dito siya magsisimulang makapaglaban pero ang problema, sobrang lakas naman niya. To the point na kahit sinong kumalaban sa kanya, walang makatalo-talo sa kanya. Kaya naman, dito na siya unti-unting makikilala bilang magaling at malakas na superhero habang nag-iintay si Saitama ng taong tatalo sa kanya. Last, Wild Card. Siyempre, usapang kalbo, hindi mawawala si Jason Statham. Isa lang naman siya sa mga pinakamaangas na kalbo sa mga Hollywood action movies. Tungkol ito sa isang lalaking bodyguard na lulong-nalulong sa pagsusugal. Isang gabi, meron siyang tutulungang isang babaeng binugbog at hahanapin niya kung sino yung gumawa nito sa kanya.
Dito na nga siya may gagawin gagamitin niya yung lakas niya at ang galing niya sa pakikipaglaban. At ito rin ang magiging dahilan para mapasama siya sa napakaraming gulo. So yun lang, may mga namiss pa ba ako ibang kalbo? Comment nyo na lang. Thank you. Ano ba yung tsura ko pag kalbo? Punta ka ganun yung kilay ko.